Stars in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through if you believe. Hello guys, welcome back to my channel. It's me again, your girl Helena. And today's vlog, ayan, continue tayo sa ating napakagandang topic. Napakagandang topic about love. L-O-V-E, love, long distance relationship. Ayan guys. So, if you are new to my channel guys, please click the subscribe button. Please subscribe. Like, share, comment, and don't forget to hit the bell button para notify kayo sa mga susunod kong vlog. And sa mga hindi pa nanood ng aking previous vlog, ayan, I put the link in the description box para mapanood nyo guys. So, para masundan nyo ang ating mga pinagsasabi dito sa ating videos. Ayan. So, ito pong aking... We talk Tagalog here or English. Yeah, maybe we just mix, guys. So, our topic today is about online dating. So, in my previous blog, we already discussed about how you show to your partner or to your kamit, yung na-met mo na siya na online boyfriend mo na nag-met na kayo. Ayan. So, di ba nag-stop tayo doon na mag-uwi na siya, you want to going home na, and then what you should do when this guy already gone. So what are the tips na gagawin natin or tips na bibigay ko sa inyo para this guy will be continuing calling you or chatting you online. Ayan, so yun ang sinabi ko doon sa previous vlog ko na magiging honest tayo, ipakita natin na sweet tayo, caring tayo. Ayan. So itong video na to guys, disclaimer, ay di ako nagpro-promote ng anumang any website, dating website guys, na pwede nyong join kayo doon. So hindi ako nagpro-promote nyan. So, this vlog, ginawa ko po para mag-guide po yung mga nasa online dating and of course, sa mga long-distance relationship. Ayan. Awareness, tips, do and don'ts na dapat natin gawin para maging successful pa din yung ating relationship kahit nasa LDR tayo. Ayan. Ano ba yung LDR? Long-distance relationship. Hindi po ito in person, kundi distance. Meron tayong distance. Alam naman natin yung distance, guys. Kung yung asawa mo, o yung boyfriend mo, o yung fiancé mo, na hindi sa tabi mo, nasa ibang lugar siya, hindi mo siya kasama, o hindi kayo nagkikita week, or araw-araw, di kayo nagkikita, and then months, or years, ayan, masasabi natin yan, guys, na nasa long distance relationship po tayo. Okay, so nag-stop tayo doon na yung boyfriend mo na na-meet mo online, yan ang bisita na sa'yo. Ayan guys, kung bago ka dito sa channel ko, you want to know kung ano yung pinagsasabi ko dito, ayan, panoorin nyo po yung previous ko na vlog, ayan, para alam nyo po yung mga sunod-sunod na pinag-uusapan natin. Ayan, so, maraming salamat sa mga nag-stay dyan at nakinig sa akin. Thank you so much. Ayan, so, ayan, ano ba yung, ano natin, gagawin mo na umuwi na siya, di ba? Yung sinasabi ko nung nakaraan kong vlog na, ayun, ipakita mo sa kanya na true yung naramdaman mo. So, hindi naman natin ipakita yan, guys, kung hindi naman true naramdaman natin, di ba? So, mag-i-expect ka na na after this meeting, wala na. Hindi na kayo magkontakan kasi feeling nyo hindi kayo compatible, hindi mo gusto yung ugali niya, or something hindi kayo nag-click sa isa't isa. Ayan, so expect mo na yan na
after na umuwi siya, hindi na siya kukontakt sa'yo. Ayan. So, dito tayo sa good side. Ayan. So, yun na. Pinakita mo nga sa kanya na caring ka. Sinabi mo sa kanya na willing to wait ka. Willing to wait ka. Ayan. Whatever it is, whatever it takes. Ayan. Ay, kagrabe na yan. Okay. So, sino ba ang una-una na mag send ng message sa guy na umuwi na siya? Sino magsisend? Siya ba or ako? So, minsan guys, nagko-question tayo, sino ba ang una mag-send ng message? Siyempre guys, kasi galing siya dito sa atin. In my part guys, ha, kasi example, nag-visit siya sa akin dito sa Pilipinas. Naging bisita ko siya. First time meeting namin. So, uuwi siya, lilipad siya, diba? Gumasto siya ng pera, ng oras, kung nagtatrabaho siya, nag-leave siya sa kanyang work. So, I think for me, it's not so bad naman siguro na I'm the one or we are the one to send message to him. Especially if this guy or this boyfriend mo, ayan, na na-meet mo na siya, so you know him already. I think it's not so bad naman na galing siya dito sa atin eh, di ba? So, pa-consuelo. Ayan, pa-consuelo. May alam akong pa-consuelo. If we know, and of course, alam po natin guys kung saan siya mag-connecting, saan siya mag-stay ng hours sa place na yan o airport na yan. Alam natin yan, of course, kasi napakita niya yan sa atin. Magtatanong din tayo niyan. Saan ka mag-connecting flight? Sa Hong Kong ba? Sa Dubai ba? Ayan. Sa Thailand ba? Sa Malaysia ba? Alam natin yan guys. Ayan. So, kung alam natin kung saan siya mag-connecting, mag-stop over sa kanyang biyahe pa uwi, or example, this guy is far away, 1,000 miles away kayo, pinuntahan ka lang. So, in my part, hindi naman siguro mali na we are the one to send first the message to this guy. Ayan. Lalo na pag nasa biyahe siya, guys. Example, may stopover siya. Yun ang nga sinasabi ko kanina sa vlog ko. Sinasabi ko kanina. Ngayon pala. Ayan. Na hindi naman bad siguro na tayo na girl ang mauna na mag-send ng message. Lalo na pag nasa biyahe siya. Example, nag-stopover nga siya. Ayan. Gusto ko emphasize na alam natin kung saan siya mag-connecting flight. So, as a girlfriend or babae na pinuntahan tayo, nag-spend siya ng money, it's okay na tayo mag-send ng message sa kanya doon sa connecting place kung saan siya nag-stop over. Ayan. Mag-send tayo ng message. Ganito yan, guys. Huwag tayong masyadong maraklara din minsan. Ay! Or pride din minsan sa atin ng mga babae na ay, kailangan talaga siya mauna sa akin. Ay, hindi guys, kasi LDR nga to, diba? LDR. So, kung type mo rin ng lalaki na to, gusto mo rin siya. So, you need to make an effort also. Ayan. Huwag tayong masyadong hypocrite minsan. Ayan. So, kung type mo rin siya at alam mo, nakita mo na, oh, ito na yung magiging future ko. Ito na. Diba? Ito na yung Mr. Right na hinahanap ko. So, you need to make some effort also. Huwag po natin pairalin minsan yung ating pride, pride chicken sa mga babae dyan. Ayan. So, mag-send tayo ng message na, where are you now? You eat already? Or you, how's the travel? How's the, you know, yung paglipad niya sa ano, yung travel niya, okay lang ba? Kumain ka na ba? Ayan. So, it's okay guys na mag-send tayo una ng message doon sa na-meet natin na boyfriend online. Ayan. So, wala yan guys. Hindi tayo maging sabi natin, ay, siya talaga mauna kasi para kung mahal niya ako, siya talaga mauna, hindi ako mag-una. Kasi minsan ganun tayo, di ba? So, sa mga lalaki naman, guys, in my next vlog, maybe mag-vlog ako ng long distance relationship din about
sa lalaki kasi one of my ayan, listening now or watching now, one of my friend, he cannot relate this topic because he is a guy, and he asked to have a vlog also, the online dating with the Filipino, I think Filipino guy with this foreign people. I think it's not so common in this world. It's not so common na yung foreigner na babae yung naghanap or may online kadate na na Filipino. But mayroon po ako nakilala, guys, na ganon. Na talakayan natin next time. Okay, para di tayo malito, guys, sa ating topic. Ayan, so ayan, mag-send tayo ng message sa kanya. We ask him if he okay there, and then what time he proceed. Kahit, guys, we know already that when he arrive or when he fly, when he stop over, but we must have a conversation, guys, that ma-feel niya, guys, na nakikare tayo sa kanya. Ayan. So, and then after that, maybe mag-fly na siya ulit sa another destination niya na place, or direct na doon sa place sa bahay niya. And then I think that that's the time na hindi na natin siya disturbuhin muna, kasi when he arrive in their place, very tired and need to fix some things there sa bahay niya, or kung anong iniwan niya doon, o may mga halaman siya doon, o may iniwan siya doon sa kapitbahay, or ayan, or she need to sleep, you know. So until magkarating siya sa house niya, siguro we no need to disturb him first. Ayan, huwag tayo makulit din minsan. So ayan, mag-send lang tayo ng before he fly to the other destination, mag-send lang tayo ng message na, okay, when you reach home, you need to rest, and then just send me message after you rest. And yeah, that's it, guys. We no need to send a lot of blah blah blah, send of blah blah blah, ask question or something, guys, because he travel far away. Example lang yan, guys, ha. Or maybe your boyfriend is only in the province, or and then your girlfriend is in Manila, nagmeet kayo doon, pumunta siya doon sa Bacolod or doon sa Iloilo, ayan. Travel pa rin yun, guys. Kasi ano pa rin yun, mag-aeroplano or mag-barko siya, so they need rest. So wag natin kulitin, antay natin na pag naka-rest na, saka siya mag-contact sa atin. Ayan, guys, yun lang siguro yung tips na ibibigay ko sa inyo, at para sa mga online na nag-meet na, paano na ma-continue yung ating communication sa ating na-meet na online boyfriend. Ayan. Kung type mo naman siya, so yun yung mga tips na ibibigay ko sa iyo. Kung hindi mo naman siya type, so doesn't matter, don't contact him anymore. Diba? Ganun lang yun. So thank you so much sa mga nagstay at sa nakikinig dyan sa aking mga sinasabi at sa aking mga previous vlog na nanood kayo, nag-comment kayo, nag-likes kayo. Thank you so much, guys, and I really appreciated sa lahat na mga nag-support sa aking channel. And sa mga new there na nagwa-watch ngayon, thank you so much. At kung hindi pa kayo nag-subscribe, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. And of course, a shout out ko naman ang aking mga members. Guys, we have already a join button, and invite ko kayo na mag-join. Just press the join button and you can see how it works. Ayan. So nakikita nyo naman doon yung mga designated na price or price na kung ano yung makukuha nyo. So if you are a VIP, so of course I'm there always to your premiere, your LS, or whatever naganap sa channel mo. Every time you uploaded, I'm there to comment and watch your video. Especially if you are monetized channel, I can watch 3 videos a week sa ating mga VIP at sa ating mga
what is this? Helena's Peace. Ayan, yun yung mga makukuha nyo guys kung kayo ay magpa-member sa aking channel. And of course, sa ating mga live stream, andyan kayo. Bababa namin ang yung mga link para madikitan kayo ng mga bago. Ayan. So, yun yung ating mga sa ating mga members naman. Yun ang makukuha nila guys. So, ano pang inaantay nyo? Click the join button below. Thank you so much and make a shout out Glitz and the Weed Care, Bicolana Espanola, Quintong Ocesero, Mitchell Mitz Rondahano, Narinato Monica, Alexa TV, Sheba de la Roma, and of course, The Vatal Diary. Thank you so much, guys, and keep safe, everyone. God bless. Bye!